Sa video na ito ay malalaman natin ang pinakabagong mga pangyayari sa buhay ng ating mga paboritong Power Rangers characters. Robert Axelrod bilang Lord Zedd. Si Robert Axelrod ang boses sa isa sa mga pinakakakilakilabot na kontrabida sa Mighty Morphin Power Rangers, na si Lord Zedd. Ang kanyang pagbibigay karakter kay Lord Zedd ay nagdala ng panibagong banta sa sangkatauhan. Ang karakter na si Lord Zedd ay isang kontrabida sa mundo ng Power Rangers, na kilala sa kanyang labis na paghahangad ng kapangyarihan at sa kanyang pagsisikap na masakop ang mundo. Binuhay ng malalim na boses ni Edwin ang karakter, na nagdulot ng takot sa puso at nagbibigay buhay sa mga manonood. Ipinakilala ang karakter na si Lord Zedd sa ikalawang season ng Mighty Morphin Power Rangers bilang kapalit ni Rita Repulsa. Si Lolo Robert ay pumanaw noong September 7, 2019 sa edad na 70. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa kanyang spinal cord injury. David Fielding bilang Zordon. Ginampanan ni David Fielding ang misteryoso at matalinong karakter na si Zordon. Bagamat kakaiba ang kanyang tungkulin habang binibigyang karakter niya ang isang walang katawan na ulo. Nagsilbi si Zordon bilang tagapagturo at gabay ng Rangers. Ang kalmado at makapangyarihang boses ni David ay naging angkop sa karakter ni Zordon, at ang presensya ng kanyang karakter ay mahalaga sa misyon ng Power Rangers na protektahan ang mundo laban sa mga masasamang puwersa. Ang kanyang pag-arte kay Zordon ay pamatok sa manonood, at patuloy na pinahahalagahan ng mga tagahanga ang kanyang mga kontribusyon sa serye. Sa kasalukuyan, si David Fielding ay nananatili pa rin kilala sa larangan ng pagiging actor at voice actor dahil sa kanyang matagumpay na pagganap bilang Zordon. Richard Steven Horvitz bilang Alpha 5. Ibinigay ni Richard Steven Horvitz ang iconic na boses para sa Alpha 5, ang kaibig-ibig at kakaibang robotic assistant ni Zordon. Bagamat hindi isang Ranger, ang Alpha 5 ay gumanap bilang taga-supporta sa teknikal na parte ng mga Rangers. Binigyang buhay ni Richard ang Alpha 5 sa kanyang natatanging mataas na tono at masiglang boses. Maliban sa Power Rangers, si Richard Steven Horvitz ay nagkaroon ng napakagandang voice acting career at nakilala siya sa boses ng mga karakter sa iba't ibang animated na serye at video game, kabilang ang karakter na si Zim sa Invader Zim. Ikinasal si Horvitz sa playwright at screenwriter na si Kristen Lazarian noong ikasyam ng Pebrero taong 1976. Kasalukuyan silang nakatira sa Los Angeles at biniyayaan sila ng tatlong anak na lalaki. Sa 2023, Mighty Morphin Power Rangers, Once at Always ay tampok din si Richard. Walter Emmanuel Jones bilang Zack Taylor ang Black Ranger. Si Walter Emmanuel Jones ay nagdala ng karisma at estilo sa kanyang tungkulin bilang Zack Taylor ang orihinal na Black Ranger. Ang kanyang pagbibigay buhay sa Black Ranger ay nag-iwan ng magandang epekto sa serya at sa kanyang acting career. Ang energetic at charismatic na pagganap ni Walter ay naging dahilan kung bakit si Zack ay isang minahal na karakter sa mga manonood. Pagkatapos ng kanyang pag-arte sa Power Rangers, ipinagpatuloy ni Walter ang kanyang career sa parte at pagiging voice actor sa mga video games. Noong 11 ng Hunyo taong 2023, inilabas niya ang kanyang debut single na Dance. Katulad ni Richard Steven Horvitz, naging bahagi ulit si Walter sa film series na Mighty Morphin Power Rangers, Once at Always. Tui Trang bilang Trini Kwan, ang Yellow Ranger. Ginampanan ni Tui Trang si Trini Kwan, ang orihinal na Yellow Ranger. Nakilala si Trini sa kanyang katalinuhan, pakikasama, at kahusayan sa martial arts. Ang pagbibigay karakter ni Tui kay Trini ay nag-click sa mga manonood. Sa kasamaang palad, namatay si Tui Trang noong 3 Setyembre taong 2001, sa murang edad na 27 dahil sa isang aksidente sa sasakyan. Ang kanyang hindi inaasahang pagkamatay ay nagpagulat at nagpalungkot sa kanyang fans sa buong mundo. Ang kanyang mga kontribusyon sa serye at ang kanyang pagbibigay buhay sa Yellow Ranger ay patuloy na minamahal ng kanyang fans. David Yost bilang Billy Cranston, ang Blue Ranger. Kilala si David Yost sa kanyang pagganap kay Billy Cranston, ang orihinal na Blue Ranger. Sa serye, ang karakter ni David, na si Billy, ay ang resident genius at technophile ng team. Dahil sa kanyang taglay na katalinuhan at kakayahan sa paglutas ng mga problema, naging mahalagang miyembro siya ng Power Rangers. Pagkatapos umalis sa Mighty Morphin Power Rangers, ipinagpatuloy ni David ang kanyang karera sa pag-arte sa pelikula at telebisyon. Gayunpaman, ang kanyang pag-alis sa serye ay hindi naging madali.
Nagbahagi si David sa kanyang karanasan sa diskriminasyon at pagbabanta sa set dahil sa kanyang sekswal na oryentasyon. Sa mga nakalipas na taon, naging inspirasyon si David Yost sa LGBTQ+ community. Ngayon ay nananatili siyang aktibo sa convention circuit, kung saan nakikipag-ugnayan siya sa kanyang mga tagahanga at ibinabahagi niya ang kanyang kwento sa totoong buhay. Katulad ng ibang original cast, kasama si David Yost sa cast ng espesyal na seryeng Mighty Morphin Power Rangers, Once at Always na inilabas noong 19 ng Abril taong 2023. Amy Jo Johnson bilang Kimberly Ann Hart, ang Pink Ranger. Ginampanan ni Amy Jo Johnson ang papel ni Kimberly Ann Hart, ang orihinal na Pink Ranger. Bilang Pink Ranger, si Amy Jo ay nagdala ng karisma at athleticism sa kanyang karakter. Nakilala si Kimberly sa kanyang mga kasanayan sa gymnastic at na naging dahilan na mapabilang sa Power Rangers. Ang papel ni Amy Jo Johnson bilang Kimberly ay lubusang minahal na karakter ng mga tagahanga, lalo na para sa kanyang paglalarawan sa isang babaeng bayani. Pagkatapos ng kanyang karakter sa Power Rangers, naging matagumpay si Amy Jo Johnson sa pag-arte at pagiging direktor. Si Johnson ay ikinasal kay Olivier Gainer noong 2009 ngunit nag-file ng diborsyo noong 2017. Mayroon silang isang anak na babae na ipinanganak noong 2008. Sa mga nakalipas na taon, pinalawak ni Amy Jo Johnson ang kanyang karera sa filmmaking. Siya ang sumulat at nag-direct ng kanyang debut feature film, The Space Between, na premiered noong 2017. Noong January 2023, inanunsyo ni Johnson na tumanggi siyang muling gampanan ang papel ni Kimberly Hart sa 30th anniversary na Power Rangers special, Mighty Morphin Power Rangers, Once and Always, sa Netflix. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, patuloy pa rin si Johnson na sumusuporta sa palabas. Jason David Frank bilang Tommy Oliver ang Green at White Ranger. Si Jason David Frank ay isang maalamat na aktor sa mundo ng Power Rangers, nakilala sa kanyang iconic role kay Tommy Oliver. Nagsimula si Tommy bilang Green Ranger, isang kontrabida sa ilalim ng kontrol ni Rita Repulsa, bago naging heroic Green at kalaunan ay White Ranger. Ang pagiging eksperto sa martial arts ni Jason ay mahalaga sa kanyang papel, dahil nakadagdag ito ng mas magandang mga fight scenes sa serye. Pagkatapos magwakas ang MMPR, si Jason ay naging parte sa iba't ibang Power Rangers series. Nagportray siya ng iba't ibang bersyon ng Tommy, tulad ng Zeo Ranger V, Red Turbo Ranger, at Black Dino Thunder Ranger. Dahil dito, siya ay mas lalong nakilala at minahal. Ikinasal siya sa kanyang unang asawa, si Shauna, noong 1994, at nagkaroon sila ng tatlong anak bago naghiwalay noong 2001. At noong 2003, pinakasalan niya ang kanyang pangalawang asawa, na si Tammy, at nagkaroon sila ng isang anak na babae. At sa taong 2022, nag-file si Tammy ng diborsyo. Ang Legend of the White Dragon movie na ilalabas sana sa 2024 na pinagbibidahan ni Jason bilang Eric Reed ang White Dragon ay marami ang fans na nag-aabang, subalit sa hindi inaasahang pangyayari si Jason David Frank ay namatay. Noong 19 ng Nobyembre, 2022, natagpo ang patay si Frank sa pamamagitan ng pagpapakamatay sa isang hotel sa Houston, Texas. Ayon sa asawa ni Jason na si Tammy, na nananatili rin sa hotel, ay nahihirapan daw si Jason sa depresyon at iba pang mga isyu sa pag-iisip. Austin John bilang Jason Lee Scott ang Red Ranger. Ang role ni Austin John kay Jason Lee Scott, ang orihinal na Red Ranger at pinuno ng Mighty Morphin Power Rangers, ay nag-iwan ng hindi maalis na marka sa mga tagahanga sa buong mundo. Sa serye, ipinakita ni Austin ang isang matapang na pamumuno at kadalubhasaan sa martial arts sa kanyang tungkulin bilang Red Ranger. Ang kanyang karisma at dedikasyon sa karakter ay ang nagpamahal sa kanya ng mga tagahanga. Pagkatapos sa Power Rangers, nagpatuloy si Austin sa paramedicine at firefighting. Naging isa siyang tunay na buhay na bayani na nagligtas ng mga buhay at nagbigay ng kanyang suporta sa pamamagitan ng kawang gawa. Ang asawa ni Austin John ay hindi naiulat, ngunit mayroon siyang dalawang anak na lalaki at isang anak na babae. Sa mga nakalipas na taon, naging cast si Austin John bilang Red Ranger sa 2019 crossover episode ng Power Rangers Beast Morphers. Ang napakahalagang pagbabalik na ito ay sinalubong ng mga fans, lalo na sa mga batang 90s. Noong lamang Mayo taong 2022, siya ay kinasuhan ng federal fraud charges na may kaugnayan sa CARES Act.
nakipagsabwatan umano siya sa isang $3.5 million scheme. Kung mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng hanggang 20 taon. Bagamat hindi makakasama sina Austin John, Tweetrang, Amy Jo Johnson, Jason David Frank ay makikita pa rin sila sa archive footage ng Mighty Morphin Power Rangers, Once at Always. Napakatamis balikan ang panahon kung saan ay naghihintay tayo at nakikinood sa kapitbahay. Huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga kagaya nitong video. Maraming salamat po sa panonood.